Sinalasyahan niya ang kanyang problema o ang hadlang na kanyang kinaharap. Ibinukod niya ang kanyang sarili. Inihiwalay niya. Itinaas niya ang kanyang sarili. Siya pagkatama naman ang kanyang layunin. Kailangan makita niya si Jesus. At hindi niya magkakawain kung siya'y mananatili o nasa ibaba, kapilin ang mga tao nasa kanyang paligid. Ngunit ang pagbubukod niya o ang paghihiwalay ng kanyang sarili mula sa karamihan ay maaaring makahadlang sa banal na layunin ng Diyos. Noong mga panahon sa yun o mga sandaling yun ay hindi naman talaga pinapansin ng mga tao si Zaccheo sapagkat ang kanilang focus ay nasa aking Panginoong Jesus. Kaya pinihiwalay ni Zaccheo ang kanyang sarili mula sa karamihan na tulad niya ang kanyang layunin ay makita si Jesus. Kontento na sana siya na makita si Jesus. Subalit, hindi patapos si Jesus sa kanya. May kulang. At ang namang kulang ay hindi sapat. Kailangan ang lubos na pagbabago ng isip, ang lubos na pagbabago ng puso, ng kalooban at ng pagkilos. Ang kakulangan ito ang nais na matugunan ni Jesus. Huminto si Jesus kung saan na ako si Zaccheo, tumingala sa kanya at naglika, si Zaccheo, bumaba ka, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Tumingala si Jesus upang personal at usapin si Zaccheo. At sumunod naman si Zaccheo, gaya ng sumunod na pagkakatalata sa banal na kasulatan, ay sinasabi ang ganito, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinangga si Jesus. Ilang beses mo na bang narinig ang iyong pangalan? Sa pamamagitan ng ilang miyembro sa iglesia na inaanyayahan kang makibahagi, samahan sila sa gawain ng Iglesia. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at dahil sa pagsunod na ginawa ni Zaccheo sa utos na ginawa na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Jesus, naganap ang himala. Tinanggihan ni Zaccheo ang mapalayo sa kalooban ni Jesus. Tinanggihan ni Zaccheo na manatiling nakahiwalay sa karamihan. Kailangan iwan niya ang kanyang kinaroonan, komportable man siya o hindi. Pinili niyang itaas ang kanyang sarili, ihiwalay sa karamihan. Tingnan na lamang ang nagaganap sa kanyang paligid. Subalit hindi lang ito ang nais ni Jesus para sa kanya. At ang maganda rito ay ang pagkakatala. Nang ating Panginoon ay nagsabing, kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagpresenta mismo si Jesus na pumunta sa bahay ni Zaccheo. Buong lugod na si Jesus ay tinanggap ni Zaccheo. At doon nagsimula ang espesyal na oras sa piling ni Jesus na nagpabago ng gusto sa kanyang buhay. Sa kanyang patotoo, sa talatang walo, ang wika ni Zaccheo. Ibibigay niya sa mga lukha ang kalahati ng kanyang ari-arian. At sa kanyang nadaya,
Si Hindu man sila, apat na ibay ang kanyang isasabuli. Tunay na nakakaakit ang lantad na katapatan na naging pagbabago sa buhay ni Sakrino. Naroon ang mabuting mamari, ang gumawa ng pagkapasya at ang pagsunod. At ang resulta nito ay tagumpay. Tagumpay ni Jesus sa buhay ni Sakrino. At gayon din ang mag-aaring maganap sa buhay ng bawat isa sa atin na tutugon sa nais ng Diyos na maganap sa buhay natin. Hindi ang tagumpay namin kung hindi ang tagumpay ni Jesus sa buhay natin ang dapat na makita at maranasan ng mga tao na sa ating paligid. Magsalita ka man o hindi, mararamdaman ng mga taong ito na mayroong banal na Diyos na nasa presensya mo. At ikaw ay magiging isang tapat na saksi na tulad ng sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 28, ang pinakadakilang pagmimisyon. Nang sabihin ng ating Panginoon kay Sakrino na bumaba ka, tuwang-tuwa siya. Iwan mo ang iyong pinaroroonan. Sumunod siya. Ganoon ba tayo? Natutuwa ba tayo na mamapiling si Jesus? Lalo na kung araw ng Linggo, sa araw ng pagsamba, na kung saan maaari natin ibahagi ang ating mga naging kalanasan sa ating Panginoon. At kung paano ito ay naging inspirasyon sa buhay ng mga tao, ating nang kasalamuha habang tayo ay nasa labas ng iglesia. Totoo kumikilos ang Diyos. At ito ang balitang hindi nalulunguma ng panahon. Balitang walang katapusan sapagat ito'y may kalamit na kapangyarihan gumawa ng pagbabago, gumawa ng himala, gumawa ng kaligtasan. Napapatunayan lalo pa ang pagkilos ng Diyos sa aming buhay sa mga pagbabagong nagaganap sa atin sa araw-araw. Kung paan natin tinatanggap at tinutugunan ang mga pagkilos niya. Kung paan natin tinatanggap at tinutugunan ang disenyo ng mga karanasan dumarating sa ating buhay. Nang sabihin niya sa kanyang mga alagad na iwan ang kanilang mga tamad at kaginhawahan at sumunod sa kanya, ay mayroong ilang nagsabi hindi na hindi sila makakaayo dahil sa kailangan alagaan ang kanilang matatandang magulang. Mayroong iba na nagustong sumunod pero mayroong silang kailangan kunahin at isaayos. Mayroong namang nagpahayag na gustong sumunod ngunit dapat munang malaman nila ang detalye ng mga gawain kanilang susukunin. Hindi tayo kukulangin ng mga dahilan ng pangangatwilan ng pagpapaliban kung ang ating focus ay hindi ang ating Panginoon. Sabi nga kanina sa Sunday School, Jesus is the perfecter of our faith. Dinala ni Jesus si Sakrino sa bagong yugto ng buhay na kailangan iwan niya ang kanyang daming pinagkakabalahan. Hindi siya dapat makontento na manatili sa puno ng sikamoro sapagkat kailangan niyang bumaba mula dito at iwan ang puno. Kailangan maganap ang lahat ng ito sapagkat si Jesus ay kailangan tumuloy sa kanyang bahay. At sa aking personal na buhay, naganap din ang pagbabago na kung saan pinatuloy ko ang ating
kay isang senior citizen. Nagkasakit ako ng malubha. Cancer. Sa panahong narinig, nakikita ninyo ako sa loob na mahigit na 2 taon sa ikresyo ito. Ilan lamang ang nakakaalam na ako ay wasted. Subalit hindi naging hadlang ang sakit na ito upang hindi ako manatili sa gawain ng iglesia. Hindi naging dahilan ang sakit na ito upang hindi ko payagan ang sarili ko na tumugon sa paaniyaya ng ating Panginoon. At doon ko lalo napasalamatan ang ating Diyos. Yung timing ng aking pagkakasakit na kung saan pati na ang provision na gagamitin ko sa panahon ng pagkakasakit ay kanyang ipinigay. Nung una kong malaman na ako ay may karamdaman, hindi ako nabigla. Agad sa puso ko ay tumibong ang katotohanan sinasabi sa banal na kasulatan. Hindi kita iiwan ni papabayaan. Hindi ko tinanong ang Diyos. Hindi ko sinisi ang Diyos. Hindi ako nagtampo sa Diyos. Sa mga panahon, walang pakiramdam ang aking katawan dahil kagagaling ko lamang sa chemotherapy. Tapos ay makikipag-usapan ako ni Atty. Cory. Tugtugan mo nga kami. Wala akong nakaramdam ha. Pero tutugtugan ko. Kakapain mo ang teklado upang sa gayon ay makatugto at maging inspirasyon sa mga dumadalo sa sanctuary mo. Sapagkat masarap umawit, umawit na kasama ang kapatiran, lalo na ang pag-awit ay nakakapagbigay papuri sa ating Panginoon. Malumanay ang aking naging tubong. Tinanggap ko ang sitwasyon sa aking buhay. Kapiling ang kanyang pamilya. Kapiling ang mga layo ng iglesia. Kapiling ang mga manggagawa ng iglesia.